Tinutubis na ng mga otoridad ang isang babaeng nagpanggap na doktor at tumangay ng isang bagong silang na sanggol mula sa isang ospital sa Quezon City. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police at ng ospital ang insidente. May news to go si Ian Cruz. Hindi mailaraw ang galak ang naramdaman ni Cesar Santos nang isilang niya sa Santa Teresita General Hospital sa Dituason, Quezon City nitong Sabado si Baby Sean Gabriel. Ang hirap ng panganak sa pamamagitan ng cesarean section na pawi nang makitang malusog na 8.2 pound na anak. Pero alas 4 na madaling araw nitong Martes, isang babae nagpakilala ng doktor ang dumating sa OB ward at kumuha kay Baby Gabriel. Dahil kailangan daw siyang isailalim sa newborn screening. Doktor na doktor ang itsura. Nakasalamin, and then naka-scrub suit na pink, and then naka-gown ng pang-doktor, and then may stethoscope, and then naka-shoes, kumpleto. Chinek-check niya pa yung baby ko, check. Tapos after that, sabi niya pa, so ma'am, mabilis lang to, bibalik namin agad yung baby mo, and then kukunin namin, after that, babalik ulit ako. And then, lumabas siya. Paglabas niyang ganun, balik siya after 1 minute to 2 minutes, kinuha niya na yung baby ko. At hindi mukhang nagmamadali. Kaya laking gulat niya nang hanapin sa kanya ng isang nurse ang sanggol para linisin. Doon na rin nila nadiskubre, nawawala si Baby Gabriel at ang nagpakilalang doktor, hindi pala kawari ng ospital. Sa silid na ito na natili si Baby Gabriel at yung kanyang ina na si Ces at na ilang hakbang lamang mula dito sa OB ward ay mararating muna itong nurse station. Pero maaaring itinanong daw na nag-round sa mga nurse nang dumaan dito ang suspect kaya wala nakapansin sa kanya. Pero sabi raw ng isang guardia sa mga investigador, nung mawala ang sanggol ay may nakita siyang babaeng pasakay ng taxi sa lobby ng ospital. Batay sa paglalarawan ni Ces at yaya ng sanggol sa mga pulis, may katabaan ang suspect, maputi hanggang 5'5 ang taas at nasa 35 hanggang 40 taon ng edad. Siniasat na ng QCPD CIDU at Women's Ces ang loob ng OB ward at tinitingnan na raw ang lahat ng angulo at motibo sa krimen. Napakadali nilang i-transport, madali silang ipapalit para sa yung tinatawag nating profit ng mga bata is yung mga walang anak, di ba? O ibebenta, yung trafficking, iniiwasan din nating mangyari yun sa bata, hopefully. Pangamba na ano na ba yung status ng anak ko kung nakakakain ba siya or nakakadete ba siya sa oras? Ano na ba? Iyak ba siya ng iyak? Nasaan ba siya ngayon? At marami, syempre marami kang fear kasi yung binibenta yung anak, yung mga sanggol na ganyan, yung pinaka-worst pa, di ba? Yung mga kesyo binibenta, yung mga internal organs ng sanggol. Kasunod ng insidente, tinerminate na ng pamunuan ng ospital ang serbisyo ng kanilang security agency. Gumugulong na rin daw ang sariling investigasyon ng Santa Teresita General Hospital pagamat wala silang CCTV system. Isa man ang love ng mother, that's understandable. No? But hindi lang masyadong sumaman loob, pati kami rin dahil this is devastating to the hospital for the past 60 years. This is the first time this happened. Ian Cruz, GMA News.